Matapos ang halos 8 taon ng pagtatrabaho sa Kuwait, makakapiling na ni Elsa ang kanyang mga anak dito sa Pilipinas na iniwan niya para mabigyan sila ng mas magandang buhay. Nag-abil po ako ng mistake kasi gusto ko talagang umuwi para makita ko ng mga anak ko kasi matagal na talaga akong hindi naka-uwi dahil sa wala nga po akong visa. March 2010 nang pumunta siya sa Kuwait para makipagsapalaran bilang household worker. Tiniis niya lahat ng hirap at napilitang tumakas sa amo matapos hindi pa swelduhin ng 5 buwan. Wala rin umano silang day off. Una sa lahat, ang naranasan ko lang talaga yung hinahangad ko lang talaga yung makaya kasi ako kasi napuno ako ng utang ng dahil sa pag-aaral ng anak ko. Dahil yung amo ko nga hindi naman monthly-monthly nagbibigay ng sahod eh. Inuutang, hinuhulug-hulugan. Lubos naman ang pasasalamat ni Saima kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil nakauwi na siya sa bansa. Tulad ng iba, nakaranas din siya na pang-aabuso mula sa kanyang amo. Nung 6 months na po ako dun sa amo ko, isa parang iba na po ang pakikitungo nila sa akin. Tapos binenta nila ako sa ibang Kuwaiti na kaibigan nila. Doon ko naranasan ang pagmaltrato ng nanay ng amo ko na pinalo ako sa likod ng kahoy ng map. Dalawa lang sina Elsa at Saima sa isang danat at tumpot isang overseas Filipino workers mula sa Kuwait na dumating sa NAIA kagabi. Nag-avail sila ng amnesty program para sa undocumented at overstaying OFWs na karamihan ay mga babae. Pagka-fill up ng OFW information form, ay binigyan sila ng grocery items at 5,000 peso cash assistance ng DFA. Well, yung team namin now, we are providing financial assistance pati a little bit of care package, grocery package sa mga dumating today and the succeeding days na magagaling sa Kuwait. Bukod pa yan sa certificate of 5,000 peso cash assistance na maaaring kunin saan mang regional offices ng OWA, ang mga walang sundong OFW pansamantalang pinatuloy sa temporary shelter ng OWA sa Pasay City. Ito si James Agustin ng Super Radio DZBB para sa Balitang Hali.